ating channel. For today's video po ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-connect. So diagram po ang ipapakita ko sa inyo. Kung paano mag-parallel ang dalawang SRNE na solar charge controller na 40 amperes, guys. Ito po yung ipapakita ko sa inyo na diagram ngayon, guys. Kasi may nag-comment na nag-ask po siya ng diagram ng paano mag-parallel ng dalawang gagaya nito na solar charge controller, guys. So before tayo, guys, mag-proceed, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, guys, sa aking channel, please subscribe na po. At don't forget to click the notification bell para always get updated sa ating mga videos na i-upload, guys. So start na tayo, guys, sa diagram na ipapakita ko sa inyo. So ito yung unang diagram na ipapakita ko sa inyo, guys. Ay hindi, ito pala isa. Saglit lang. Ito. Sana makikita nyo dyan sa screen, guys, ang aking ginawang drawing na diagram. Simple lang ito. Sana makukuha nyo ang diagram ko. So ganito yan, guys. Sa ginawa kong video dati, walang diagram yan. Pero ito, yun na, ito na yung diagram. Explain ko sa inyo. So dalawang solar charge controller, guys, ito 40 amperes po yan. Tapos yung sa explain ko dati na dalawang klase ang solar panel natin, kunwari ito yung mono na setup, ito yung polycrystalline. Ayan. Tapos dalawang solar charge controller. So ang gagawin natin yan, naka-series lang itong dalawa. Tapos yung positive, connect natin sa positive sa solar charge controller. Tapos yung negative, connect natin dito sa negative. The same pa rin doon sa kabila, positive at saka negative. Connect natin dito sa solar charge controller. Then, ang nakaparallel dito, guys, is yung ano lang, yung battery. Nakaparallel siya sa, kumari isa lang yung battery natin. Tapos parallel lang natin siya sa dalawang solar charge controller. So yung positive ng battery, connect natin sa positive sa linya ng battery. Sa negative, connect natin negative. Ganon din sa kabila, sa solar charge controller. Connect natin sa positive dito, saka sa negative, connect natin dito, guys. So ganon lang, guys, kadali ang pagparallel nito, guys. So take note, guys, dapat kung ganitong setup ang gagawin ninyo, kailangan synchronize itong dalawa. O ibig sabihin, dapat yung settings natin sa battery dapat pantay. O kaya kung lead acid battery ang nakaset dito, dapat dito naka lead acid battery din, para hindi masisira yung battery natin kasi magkaibang settings yun eh. So dapat pantay natin ang dalawa. So yan po, guys, ang una nating sample sa diagram. So sana na-gets ninyo ang pag-explain ko at saka sa drawing ko. Sinsahan nyo na, guys. So yan ang first kong diagrams pag-parallel ng dalawang solar charge controller. So ito yung pangalawa, guys. Ito yung pangalawa kong diagram na ginawa, guys. Ito yung, kunwari ito yung solar panel natin. Naka-series po yung apat na yan. So, i-connect lang natin yung positive dito sa positive ng
solar charge controller, tsaka yung negative, kukonect natin dito sa negative. Tapos yung setup natin sa panels is ano lang, isang setup lang. So gusto nating magdagdag ng another solar charge controller na 40 amperes din na MPPT. So maglagay tayo dito sa kabila niya. So iparallel lang natin niya dito sa connection. Yung positive, the same pa rin, kukonect natin dito sa positive. So yung negative, connect natin dito sa negative. So ayan guys, na-connect na sa isa pang solar charge controller. So ayan, naka-parallel na sila. Yung isang setup mo na solar charge, panels, parallel natin sa dalawang 40 amperes na charge controller. At saka, i-parallel din natin yung isang setup sa battery natin. Gaya nitong diagram na ginawa ko. Ganun pa rin, yung positive, connect natin sa positive dito. Positive dito, connect natin dito sa positive sa linya ng battery. At saka yung negative, connect natin sa negative. At saka yung negative dito, connect natin dito sa kabilang solar charge controller. So ganun yan guys, nakaparallel yung panel sa dalawang charge controller. At saka yung dalawang charge controller, nakaparallel din sa battery. So isa lang yung setup ng battery at saka yung panel mo. Dalawa lang yung solar charge controller mo guys. So yan lang guys, madali ang diagram, sana nasundan nyo. At may balak kayong kagaya nito, so alam nyo na kung paano gagawin guys. So para mabilis ang charging ng battery natin. So ganun pa rin guys, take note sa gaya ng sinabi ko kanina sa isang diagram ko na dapat yung dalawang solar charge controller, the same lang yung settings niya sa battery. Dapat kung lithium battery ka, lithium battery yung setup mo. Nakaset dyan. Kung lead acid dapat ang ilalagay mo. I-set. Parang pantay yung distribution ng supply o kuryente na papunta sa battery para hindi masisira yung battery natin, ang setup natin, lalo na yung investment natin na medyo may kamahalan guys. So ganun lang po guys, nadali ang ating diagram ay ipapakita sa inyo. Sana may natutunan kayo at sa nag-request at sa tanong na gusto niya ng diagram na gaya nito na setup. So